Nasagi ng mga nag-overtake na motorsiklo ang tricycle na yan sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapo ng motor at nagpagulong-gulong ang rider. Ang tricycle naman tumao. Ayon sa barangay, tinamaan ng motorsiklo ang gulong ng tricycle. Sugatan ang mga sakay ng tricycle at ang rider. Naitala ng Department of Health ang kaunaw na ang kaso ng namatay sa bansa dahil umano sa pagbe-vape. Kaya nais ng DOH amyendahan ng vape law, lalo't may mga naeengganyo ng mag-vape sa murang edad pa lang. May report si Mark Salazar. Ang ilang nagyoyosi, nag-switch to vape sa pag-aakalang mas okay ito sa kalusugan. Pero sabi ng Department of Health o DOH, huwag magpaloko. Ngayong World No Tobacco Day, inilunsad nila ang kampanya laban sa panganib ng tabako at vape. Kasabay nito, sinabi ng DOH na naitala ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa bansa dahil umano sa pagve-vape. Isang 22 years old na dalawang taon ang nagve-vape bago atakihin nung isang taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years. Nakita, 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na dalawang artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Siya ngayon ang mukha ng kanilang kampanya para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero huwag nyong saktan na vape ang gamit. Pero ilan sa mga nakausap naming nagve-vape, tila hindi natitinag. Baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama? So malamang considered yung family history ng patient, no? Aminado ang mga health expert na lumalabang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 7 edad, 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya ay e-cigarette. Bagay na ikinaalarma ng mga otoridad. Para makatulong sa kampanya, nais ng DOH na amyendahan ang vape law. Gawing 21 years old, imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang nakakaakit na fruity flavors at higpitan ang online selling ng mga ito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ng mga salaring nakamotorsiklo ang isang graduating student sa Tipo-Tipo, Basilan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng gunman. Malapit ang binaril ng angkas ang ulo ng biktima. Dead on the spot ang 16-anyos na junior high school student. Sa imbestigasyon ng pulis, posibleng rido o away pamilya ang ugat ng krimen. Huli ang 4 na ahente ng National Intelligence Coordinating Agency na nangikil umano sa isang Koreano. Pero depensa ng mga suspect, lehitimo ang operasyon nila. May report si Salima Refran. Walang sinayang na sandali ang mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division para dakpin ang mga suspect na inabutan ng pera ng biktimang Korean national. Ang 4 na suspect, kumpirmadong intelligence agents ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Bistado rin na ilang beses na nilang kinikikilan at tinatakot ang dayuhan na huhulihin. Kasama raw sa modus sa mga suspect ang isang attorney Mark at isa pang Korean national, pero wala sila sa entrapment operation. My uncle offered them $100,000 initial amount and they keep on calling him asking like million pesos. So yes, my uncle is very worried and afraid of encounter that kind of action. He's a foreigner.
Nakuhanan ang service firearms at sari-saring ID sa may iba't ibang pangalan ang nahuling NICA agents. Itinanggi nila ang paratang na pangingikil. Nagsasagawa raw sila ng lehitimong intelligence operation. Nakita mismo ng ating NBI agents yung nangyari. No? So they will have to explain a lot. This is something that is very ironic dahil yung mga taong dapat magpapatupad or dapat nagpapatupad ng batas or mag-enforce ng ating batas ay sila mismo ang nag-aabuso. Kinumpirma ng NICA na ahente nga nila ang mga naaresto. Nag-iimbestiga na raw sila at sineseryoso raw nila ang mga aligasyon. Na-inquest na ang mga suspect sa Pasay Prosecutor's Office para sa patong-patong na reklamong robbery extortion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaiba sa karaniwang graduation ceremony, naging madamdamin ang magulang ng ilang nagtapos. Umakit kasi sila sa stage na di nakasama ang kanilang mga anak. May report si Marie Zumali. Bit-bit ang isang picture frame, mag-isang umakyat sa stage si Jobelyn. Kasabay ng kanyang paglalakad, ang pagbuhos ng kanyang luha. Ang anak niya kasing si Tam-Tam, pumanaw sa sakit na lymphoma ilang araw bago ang recognition day. Excited po siya dahil kahit po isang ribbon, excited po yan. Nakatanggap pa ng medalya si Tam-Tam. Last minute na kanyang buhay po ay pinipilit po niyang tumingin po sa akin ng diretso, lumuha po siya at nag-sign po siya sa akin ng heart sign na ganito. Malungkot po, pero kailangan ko pong ipagpatuloy. Bumuhos din ang luha sa graduation na ito sa Victoria, Laguna. Salip kasi na ang anak ang kapiling sa pag-akyat. Standy, ang bit-bit ng mga magulang na sina Christian Cartina at Sarah Joy Estiliore. Ang kanilang panganay na si Sean, nalunod nitong Abril, mahigit isang buwan bago ang graduation niya sa kindergarten. Ayon sa tiyuhin ni Sean, na uploader ng video, pinagawa raw talaga ang standee para sa graduation ni Sean. Hinahanap din daw kasi ng dalawang nakababatang kapatid si Sean. Nang iakyat na sa stage ang kanyang standee, napuno ng iyakan at palakpakan ang seremonya mula sa mga kaklase at mga gurong napamahal sa kanya. Ang kanyang nanay at tatay ang tumanggap ng limang award ni Sean na Academic Excellence Awardee rin. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos kung sa anong mga aksyon maaaring ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. If Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Not only servicemen, but even a Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Defense Summit sa Singapore. Dati nang sinabi ng Pangulo na pwedeng i-invoke ang MDT kapag napatay ang isang sundalong Pilipino sa mga pag-atake ng China. Pero sabi ngayon ng Pangulo, basta may madamay na ordinaryong Pilipino ay pwedeng gamitin ang MDT. Iginiit ni Pangulong Marcos na walang atrasan pagdating sa soberanya ng Pilipinas. May legal na basehan daw ang Pilipinas para ipagtanggol ang teritoryo nito. Bago ang kanyang keynote address, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister at Presidente ng Singapore. Tinalakay niya ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng ekonomiya at kalikasan. Gayun din ang pangangalaga sa kapakanan ng nasa 200,000 OFWs sa Singapore. Binanggit ni Prime Minister Lawrence Wong na posibleng magka-interes ang mga negosyanteng Singaporean sa New Clark City. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew.
Dominic Roque, naghain ng reklamong cyber libel laban kay Christopher Min kaugnay ng mga umano'y malisyosong pahayag ng host laban sa kanya. Reaksyon ni Fermin, karapatan ng sino man ang magkaso. Bea Alonso, bolder and fiercer sa kanyang latest photoshoot. Caption niya, "I haven't met the new me yet, but I think she'll be alright." Heart Evangelista nanguna sa first ever Senate Spouses Meeting bilang kabyak ng Senate President. Grateful daw sa warm welcome ng mga may bahay ng mga senador. Pil-Am rapper at Black Eyed Peas member na si Apple the App at Pinoy Pop Kings na SP19 nagsanib puwersa sa awiting Ready. Bukod dyan, inaabangan din ang pagbabalik ni Stel bilang coach ng The Boys Kids Philippines na ipapalabas sa GMA. At South Korean superstar na si IU, balik Pilipinas para sa concert bukas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Guilty ang hatol kay dating US President Donald Trump sa kaso ng pamimeke ng dokumento. Siyang kauna-unahang Pangulo ng Amerika na na-convict sa isang krimen. Kumbinsido ang 12-member jury sa New York na nameke ng mga business records si Trump para pagtakpan ang pagbabayad niya ng hush money sa isang adult film actress bago ang 2016 elections. Pero muling itinanggi ni Trump ang alegasyon at sinabing rigged o minanipula ang paglilitis. Hanggang 4 taong pagkakakulong ang parusa sa kanya. Pero ang ilang nahatulan sa kasong ito kadalasang nakakatanggap ng mas maikling sentensya. Di pa rin makukulong si Trump hanggang sa sentencing sa July 11. Pwede pa rin siyang mangampanya at manalo sa US election sa Nobyembre kahit convicted siya. Ayon naman sa kampo ni US President Joe Biden, pinatunayan raw ng naging hatol na no one is above the law. Alam niyo bang nasa Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking coral reef sa mundo? Yan ang Apo Reef sa Mindoro. G tayo dyan sa report ni John Consulta. Sa dami ng yamang dagat, kaliwat kanang mga bahura, ang Apo Reef sa Sablayan Occidental Mindoro, pangalawa sa pinakamalaking coral reef sa buong mundo. Kaya nang maimbita roon ang diver na si Renzo, hindi siya nag-alinlangan. Pumunta ako sa Apo Reef because it's really one of my dream destinations. And yung main reason why I went there talaga is for the marine life, yung biodiversity. Travel destination natin will be Apo Reef Natural Park. Sa islang ito, 4 araw na malagi si Renzo. Perfect ang ganda ng isla. Pero ang highlight ng tour, syempre, ang diving. Malawak na coral garden at iba't ibang uri ng marine life ang bumungad sa unang dive ni Renzo. Kasama sa diving spot ang shipwreck na ito kung saan lumubog ang isang Taiwanese ship noon pang 1900s. Malilibot rin ang mga bakawan sa isla. Ang ganda ng Apo Reef mas nag-iba na raw kumpara sa dati. The unfortunate thing or the sad thing talaga is habang tumatagal, habang lumilipas yung panahon, mas kumukonti yung mga marine life na nakikita ng mga tao. So, there is a chance na in the future, hindi na natin makikita yung ganun kayaman na dagat, especially sa Apo Reef. Always respect nature. Pag nag-dive kayo sa dagat, huwag niyong hahawakan yung mga creatures na makikita nyo. I-appreciate nyo lang, tignan nyo lang. John Consulta, nagpapalita para sa GMA Integrated News.